Yan, usong-uso ngayon ng mga balita tungkol sa ating airport sa Pilipinas. Kagaya sa immigration, ganyan. So ako, meron din akong experience, share ko lang. Hindi ko sure if kung immigration ba sila o sa custom. Yung ano, yung, hindi ba yung after mo nang nakalagpas doon sa immigration, tapos may dadaanan ka na, palabas ka na eh, palabas ka na. May dadaanan ka, tapos i-scan nila yung bag mo. Yung experience ko, nangyari naman sa akin to, sa may Pampanga Airport. Ano to, back 2010. Matagal na, pero naalala ko lang, si-share ko lang. So ayun nga, nakalagpas na ako sa ano, nakalagpas na ako doon sa immigration dahil nag-arrive na ako sa Pilipinas. Papunta na ako, nagpunta na ako ngayon na ano, doon sa mag-i-scan. Ngayon, pinabuksan nila sa akin yung bag ko. Actually, sa loob ng bag ko, nandun syempre yung mga damit ko, tapos nandun yung laptop ko sa loob ng maleta ko. Ngayon, nung pinabuksan sa akin yun, sabi nung ano, nung officer, kanina daw yung laptop na yon. Sabi ko, sa akin po. Sabi kong ganun sa kanila. Tapos sabi niya, magkano daw ang bili ko dun sa laptop? So, habang nang tinatanong nila ako, actually, kinakabahan ako kasi baka nga, bawal talaga ang laptop, diba? Tapos sabi ko na lang, actually, binili ko yung laptop, pero hindi ko sinabi na binili ko. Ang sabi ko, bigay lang po yan ng ano ko, ng employer ko. Sabi kong ganun sa kanila. Tapos alam niyo, ang ginawa po ni officer, dinala niya ako sa office. Sabi niya, oh, halika, sumunod ka sa akin. Sabi niya ganun. Dahil nga doon sa laptop ko na daladala na nasa loob ng aking bag. Pagdating ng office, de syempre, pinaupo nila ako. Tapos, tinatanong nila ako kung meron daw ba akong resibo nung laptop na daladala ko. So, actually, wala po akong resibo. Hindi ko na kasi malaman kung saan ko na ilagay yung resibo. Kasi hindi ko naman din expected na may mga ganong senaryo na mangyayari. Tapos, tinanong nila ako magkano daw ang bili dun sa laptop. Sabi ko, sir, hindi ko po alam kasi employer ko po yung bumili. Binigay po yung laptop na yan para ipasa sa anak ko. Dahil nag-aaral po yung anak ko para po may magamit po yung anak ko. Yun yung sabi ko doon sa kanila. Tapos ito si officer, alam mo yun, yung tinitingnan-tingnan niya yung laptop, kumbaga parang tinatansya niya kung magkano. Tapos sabi niya, kailangan daw akong magbayad ng tax doon sa laptop, which is sinihingan po niya ako ng 6,000 pesos. Ako naman, syempre nagulat ako, 6,000, bakit kailangan kong magbayad ng 6,000? So ayun nga, tinanong ko siya, bakit ano, kailangan kong magbayad ng 6,000, sir? Tapos sabi ni officer, kasi daw, hindi daw pwedeng magdala ng more than 10,000 pabaligyaan sa atin sa Pilipinas. So ako naman, ang sinabi ko sa kanya, kasi wala po ako sir pera, dahil bigay lang po sa akin ng employer yan. So eto ngayon si officer, talagang ini-insist niya ako na magbayad ng 6,000 dahil nga doon sa laptop na daladala ko. Take note po, isang laptop lang po yun. Talagang nilagay ko na talaga siya doon sa luggage, hindi ko siya binikbit. Kasi para makaiwas diba doon sa ano, kasi diba mostly tayo pagka pauwi tayo ng Pilipinas, gusto natin yung may extra bit-bit tayo dahil inilalagay tayo ng mga chocolate. So para bawas sa hand carry ko, ipinasok ko yung laptop doon sa luggage. So eto na, talagang pinipilit nila ako na magbayad. Otherwise, kukuhanin nila yung laptop ko. At saka hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na problema kung hindi ako magbabayad. Ang tatay ko naman, noon time na yon nandoon sa labas ng airport, hinihintay niya ako na makalabas ng airport. Nagtataka na nga rin daw siya bakit makalabas na yung mga kasama ko, ako hindi pa nakakalabas. So ngayon, eto, wala akong maisip na paraan, ano na yung gagawin ko, kinakabahan na din ako. Hanggang sa talagang alam nyo yon, nagsinungaling na lang tuloy ako. Ang ginawa ko, umiyak ako. As in, umiyak talaga ako ng bonggang-bongga. Ngayon sabi gano'n yung ano, humahagulgul talaga ako. Ngayon sabi ng ano, officer, oh, bakit ka umiyak? Huwag kang umiyak. Bakit napapano ka? Naiyak nga daw akong gano'n. Sabi ko sa kanila, kasi naman sir, hinihinga niyo pa ako ng pera. Sabi ko sa kanilang gano'n. Eh, at totoo, umuwi lang naman ako ng Pilipinas dahil namatay yung asawa ko, sir. Bukas ang libing ng asawa ko, sir. Sabi ko sa kanilang gano'n. Hayun, nung madinig nung ano, nung officer na gano'n, sabi niya, ay naku, huwag kang umiyak. Nakikita ka ng mga tao. Baka mamaya ko ano pa isipin nila. At saka daw pala, may problema daw pala ako. Bakit daw hindi ako nagsabi kagad sa kanila? Ayun, after kong nabanggit sa kanila na gano'n, na yung namatay nga yung asawa ko, nabukas ang libing ng asawa ko, sabi ko sa kanilang ganyan, ayun, pinaayos nila yung gamit ko, pinalabas nila ako. So ngayon, tuwa naman ako kahit paano dahil diba din na nila ako pinwersang ano, magbayad ng pera na 6,000. Ngayon yung tatay ko nandun sa labas ng airport, naghihintay.
tinanong ko ano nangyari, bakit ganyan, na-delay ka. Ay, ngayon sabi ko, kwento ko kung ano yung nangyari sa loob. Ngayon ang payo naman ng tatay ko, sabi niya, total, nagdrama ka na rin lang naman na gano'n, na namatay yung asawa mo, umiyak ka, o uwi ka, umuwi ka dito, nang wala kang kahit anong dala, dapat humingi ka na rin sa kanila ng pamasahe para maniwala sila sa'yo lalo na wala ka talagang pera. Masaway din itong si tatay ko eh. So, ayun lang, nag-share lang naman ako tungkol sa nangyari. So, nung pabalik ako ng Malaysia, baka ako mamaya may problema na naman ganun, nag-inquire talaga ako. So, ngayon sabi nila na actually, wala pong dapat bayaran kasi personal, ano yun, personal gamit mo yung ano, personal gadget yung laptop. So, yun lang po.